please, welcome back to my channel. This is Mami Leng. And for today's video, we will talk about the most requested pump. We will unbox and review Fanbi. So, if you want to know more about this breast pump, just keep on watching. Yan. So, ngayon, i-unbox natin tong si Fanbi. First of all, meron siyang dalawang color. Color green at color pink. Ito yung pinaka-box niya. So, kung bibili kayo nito, ito yung ma-receive nyo. Ayan. Napakaganda ng box niya. So, ano ba ang nasa loob nito? Isa-isahin natin. Unboxing. Ta-da! Dito sa loob ng box niya, may mommies. Merong, feeling ko warranty card to eh. Kaso, Chinese kasi yung sulat ng manual niya. Yan. Chinese siya. Ito rin, Chinese yung warranty card. So, set aside natin yung dalawa. Kasi hindi naman natin ito mababasa. So, first is yung ayan. Ito yung ganda, oh. First is yung pinaka-motor. Recognize nyo ba? Kung anong kamukha nito? Hezen. Ayan, ito siya. Tapos, ito naman yung color green. Ayan siya. Super cute. Okay? So, motor. Then, yung kanyang pinaka-neck connector. Yan. Dalawa. Tapos, dalawang bottles. 7 ounces each. Okay? Yan. May plastic pa yan. Wide neck siya. Wide neck. Then, meron siyang dalawa yung, eto medyo advantage to ni Fanbi eh. Ayan o. Dalawa yung kanyang, dalawang set yung kanyang flanges. Isang 28mm, tsaka isang 24. So, ayan, two sets sila. Kung mapapansin nyo may mommies, meron tong kamukha. Okay? Yung flange ni Fanbi is para siyang Medela Flex na flange. Ayan o. Para rin siyang Lancy, no? Mapapansin nyo. Plastic to, pero ito, para silicone yung pinaka, ano niya, edge niya. Yan. Okay? So, meron kang two pairs ng flanges, 28 and 24mm. So, next is, ito. May box siya dito. Siyempre, hindi mawawala yung cable para sa power supply. And yung kanyang tubings. Ito. Then, extra valves. Yung valves niya is parang valve ni Real Booby at saka ni RH228. Okay? Tapos, kung napanood nyo yung previous vlog ko, nabanggit ko doon na kung mapapansin nyo yung connectors ni Fanbi, para siyang Medela. Ayan. Makapal siya actually. Okay? Makapal siya. Yan. So, yun na ang lahat ng laman ng box ni Fanbi. We'll be right back.
mga parts sa loob. Ayan. Sa isa hindi natin may mamis. So, ito yung pinaka diaphragm niya. Ayan, o. Unique yung diaphragm niya. Wala siyang katulad. Yung backflow diaphragm niya. Hindi katulad ng Wiseman, hindi katulad ng Spectra. Parang siya lang yata yung ganito. So, napaka-unique ng diaphragm niya. So, next. Ito natatanggal pa to eh. Ayan, o. Natanggal pa yung mga neck niya. Then, ito yung pinaka bulb niya. Yan, o. Para siyang real booty. Ayan. Okay? Then, ito, meron siyang parang ring, silicone ring, o anong tawag sa ganito? Meron siyang parang seal, pang seal, na ginakabit dun sa loob. Pero as per supplier, kung halimbawang mawala to, okay pa rin naman daw siyang gamitin. So, wala, parang wala naman daw siyang bearing. Kung if ever na mawala yung sealing ring niya. Okay? So, punta tayo sa compatibility niya. Dun sa previous kong vlog, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Nandoon kung paano siya i-connect sa Yuha. So, sa lahat ng may fanpage, pwede po yung Yuha hands-free cup. Okay? So, baka magtanong naman, may mamis, pwede ba dyan? Paano kung maliit yung yung nipple size ko, ganyan. So, kung maliit ang nipple size mo, kunin mo yung 24 na flange. Meron ako ditong mga inserts na tignan natin kung pwede. Ito is Yuha insert. Ayan. 17mm. Pero marami sa akin ito, nag-message. Sabi, bakit daw siya 18mm yung nakasulat? Kita nyo ba? 18mm yung nakasulat dito. Actually, 18mm is outer diameter. Ito yung pinakalabas niya. Ito yung 18mm. Pero, pag sinukat mo yung loob niya, 17 siya. Sinukat na namin. Okay? So, 17mm to. Ngayon, kung ito yan, wala, lagay natin ulit. Halimbawa, yan. 17mm yung ha. Mas mura kasi ito sa minimum eh. Kasya siya. Ayan o. Pwede kang gumamit ng Yuha insert. Ngayon, kung meron ka naman ng mimam, eto. Yan. Sakto rin yan. Makakagamit ka. Kung 15 or 16 ka naman, may free me, kasya din siya dito. Kasi kung kasya siya sa mga 24mm na flanges, kasya din siya dito sa fanny. Ayan. So, sa mga merong maliit ang nipple, may paraan pa. Gamit lang po tayo ng inserts. So, for motor operation, ayan, diba? Ayan, gumagana siya. Okay? Ang fanny po ay closed system. Ibig sabihin, meron siyang backflow protection para hindi pumasok ang milk sa tubings niya. Okay? So, eto si Fanti, meron siyang dalawang phase ng mode of expression or massage mode. Kapag binuksan niya siya, may mamis. Ang tunog nito is parang combination siya ng massage and expression during massage mode. Parang, mabilis yung cycle niya, then mag-e-express siya. Okay? Ito is auto-shift din siya after 2 minutes sa expression mode, si Fanti. Ano pa? Dalawa lang yung mode niya, LCD screen. Ang battery niya is up to 3.5 hours continuous using. Ano pa? Meron din siyang memory feature. And also, ito is meron siyang pause. Ayan o. May pause button siya. So, para continuous nyo nare-record kung gano'n na kayo katagal nagpa-pump, meron siyang pause button. Ayan o. Ito lang on and off. Ito lang yung pipindutin nyo. Ayan. Tapos, kung massage yan, gusto mong i-shift agad-agad sa expression, ayan siya. Okay? So, up to, yan, i-maximum natin.
up to 10 levels of massage and expression mode si Fanti. Okay? So, pag nagtanong naman, ano yung suction strength niya? Kapag single lang siya, or tinatawag na unilateral, single, nakukuha natin yung maximum na 315 mmHg. Pero kapag dual siya or bilateral naman, 217 mmHg lang yung strength niya. Okay? So, yun ang lahat for the motor operation. Yan, may mamis. So, for advantages niya para sa akin lang ha, number one is napaka-portable niya. Ayan. Gaan. So, kahit saan pwede siyang dalhin. Siksik mo sa bag, siksik mo sa bulsa ng bag, pwede mo siyang dalhin. So, portability yung number one. Number two, rechargeable siya. So, kahit run out, saksak mo lang sa power bank, is magagamit mo pa rin si Fanti. Okay? So, number three, advantage sa akin na meron siyang dalawang flanges na kasama, 28 and 24 mm. Okay, ano pa ba yung advantages niya para sa akin? Makapal yung tubings, meron siyang pose, ano pa ba, yung memory niya, may memory siya. Kasi kung ano yung last mode na ginamit mo, yun pa rin yung i-read niya sa next usage. So, hindi mo na kailangan mag-ano ng level ulit. Yun yung mga advantage na nakita ko kay Fanti. Bukod sa same rin naman yung output na nakukuha ko sa kanya, katulad ng iba kong pumps. Okay? So, yun yung advantages niya para sa akin. So, kung may advantage, may disadvantages din siya para sa akin. Okay? Para sa akin lang to. Number one is, napakarami niyang parts para sa akin. Okay? Kasi meron siyang yung ulo niya. Ayan, meron siyang diaphragm. Tapos yung pinaka-head niya, dalawa pa to. Ayan o. Sobrang dami niyang parts para sa akin. Tapos, kung makikita niyo siya dito, marami siyang singit-singit. So, medyo matagal ko siyang winawash itong si Fanti para, syempre, to make sure na walang naiwang residue ng mga milk sa mga gilid-gilid. Yun yung advantage niya sa akin. Number one disadvantage pala. I mean, number one disadvantage niya. Second, etong diaphragm niya is mabibili mo lang siya kung saan mo rin binili. So, kung sa may mami mo siya binili, dun ka lang din makakabili ng parts niya. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng ibang backflow part. Though yung kanyang valve, pwede yung kay Rebubi, pero ito, unique kasi siya. So, sa akin, disadvantage siya. Ano pa? Meron, eto, na-experience ko na after washing, syempre, i-assemble mo yung parts mo. Medyo nahihirapan akong magkabit nito, dito. Hirapan akong magtanggal at magkabit nitong valve niya kasi medyo mataas yung clearance niya papunta dun sa valve niya. Ayun o. Mataas yung clearance. Tapos, disadvantage din sa akin na meron pa siyang ring. Kasi, pag nawala to, parang feeling mo may hindi na magpo-function ng maayos. Pero, though, ang sabi naman ng supplier, okay pa rin daw siya. Para sa akin, disadvantage lang siya kasi may extra ka pang part na kinakabit na gano'n mo. Ayun. Ilalapat-lapat mo pa siya. So, disadvantage yun para sa akin. Ngayon, may mommies, katulad ng palaging sinasabi din ng ibang mommy, ang pump po is hiyangan siya. Okay? Pwedeng okay sa akin, pero hindi okay sa'yo. So, trial and error kasi ang pagbili ng breast pump. So far, okay naman ang feedback sa akin ng mga buyers at saka mommies na bumili. Okay? Then, yung mga parts na pinakita ko, spare parts, kung saan nabibili, lahat yon ilalagay ko yung description or yung link nila sa description sa baba kung saan nabibili, yung shop link niya, okay? So, yun lang naman. Kung meron pa kayong gustong itanong regarding Fanti, comment down below para masagot ko
hanggat kaya ko. Okay? So, yun lang my mommies. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. And, watch out lang kayo. Baka malay nyo mamigay tayo ng panty in the future. Okay? Thank you for watching!